Hello guys, ito binuksan ko na yung aking drill. Ito na yung parts. Unti-unti ko nang kinakabit siya. Pero halos the same naman yung ano niya, yung parts niya. Ito siya. Ayan. Parehas na parehas yung tsura niya. May pagkakaiba lang konti sa mga parts niya. Pero yung mga terminal niya, parehas na parehas. So, simulan natin ang ikabit. Try natin kung gagana. Sana, hopefully, gumana.
Guys, para hindi pala kayo malito sa pagpalagay ng mga wire, ang ginawa ko one by one, so kada isang connection kinakabit ko isa-isa na nakakabit pa rin to para hindi ka magkamali. Halos paras na paras ng modelo, kaya merong isusundan kayong dating nakakabit, so isa-isahin mo lang, makakabit mo siya ng tama. So guys, ito, finish na. Siguro, ikabit ko muna yung housing and then itry natin kung gagana siya. Pero, i-check ko muna rin ang tester para makasigurado tayo. So guys, may bago akong clamp ammeter, maliit lang. Pero, okay naman siya. Nabili ko siya sa online. And then, subukan natin. Maganda to, may sounds kasi pagka ano. Pero, hindi rin kalakasan kasi nga ang liit eh. So, pag i-try natin na ano, na i-short, may tunog siya, mahina nga lang. Pero, enough na para marinig natin. So, subukan natin kung may shorted tong line natin.
na kinabit. Wala naman guys, nakita niyo sa ano niya, sa mahirap kasi yung nagyari. Kita ba? Ay hindi, ayos natin. Wala ako pang mga nasira yung aking stand ng camera ko, kaya ayan, kita naman, kita. Ayan, kita naman kahit pa paano, medyo nakatagilid nga lang. So ayos natin ang mga kote. Kita na ba, kita? Ayan. Subukan natin to kung may shorted o wala. Kasi ginabit na natin yung bago ng trigger niya. Wala yung alligator clip ko eh. So wala naman siyang short. Dito may short siya. Pero wala, okay. So try natin dito pag ipinrest na natin yung ano, yung connection kung meron. Hindi ko lang sure, first time ko nitong maggawa ng ganito. Pero subukan na lang din natin kung tama yung pagka naka-default siya rito, naka-tikit siya sa atin, pagka pinres mo to. Wala naman, di ba? So, sana hopefully tama yung wiring natin. Sinunod ko lang naman kung ano yung nakakabit dito. So, almost the same na type naman siya. Paras na parehas yung itsura naman. Nabili ko sa online. Ito siya. Ito yung old. Yung sira. Yung original na naka-stack na nakabit sa kanya. Ito naman yung bago. Kaso, ang nakalagay, ano ba nakalagay rito? But, dito, medyo marumi na eh. Pero nakalagay, FA2. Itong isa, yung bago, ang palagay sa kanya, FA2 6 backslash 1 back. Yan o, 414 ampere, 250 volts, 5E4. Itong isa, hindi ko lang sure kung may nakalagay eh. Pero halos parehas yung modelo niya. Yan o, FA2 61 backslash 1 back. So hopefully parehas dun sa modelo dito sa ano, walang nakalagay eh. Ito yung package lang niya sa nakalagay sa kanya, oh. Wala na siyang ibang mapapagtingnan mo kung tama yung parehas yung parts. Pero anyway, siguro tama naman siguro to kasi halos parehas na parehas yung unit. So guys, i-close ko muna and then subukan natin kung gagana pa or sasabog. Guys, may isa pala tayong problema. Itong lock-in continuous switch niya. Iba dito sa switch niya rin narito. Itong nandito bilog. So ngayon, hindi siya kakasya rin sa dyan, sa butas dyan. Ay, hindi ko napansin yun dun sa online. Pero gawa na lang natin, pwede naman siyang medyo luwangan ng konti yung butas para pumasok siya dun sa ito, itong continuous lock-in niya pagka pinaandar nyo. So subukan natin iayos. Meron akong nail file dito, steel file round. Itong try natin gamitin dito sa ito para magkasa itong bilog na ito. Kasi yung last time, ano to eh, oval. So, hintay ko na lang i-gawa ng paraan para magpit ito. So,
gawin ko muna. Ito na mga ka-DIY, nasaks na, nabuo na natin. Nakikabit ko na yung mga screw. Sinaksak na natin dun sa plug. Ngayon, susubukan natin kung okay ito o gumagana. Black and Decker, 10 reel lang to yung sa akin. Pero ito, napalitan na natin yung ano, yung trigger switch niya. Susubukan natin kung aandar o sasabog. Ito na guys, bukan na natin. Oh, wow, okay na, gumagana siya. So guys, salamat ulit and thank you sa lahat ng ka-DIY natin dyan. Ito, kung may ganito kayong sira ang trigger switch, pwede kayong bumili sa online. Hanapin nyo lang yung tamang modelo ng switch ninyo. Mapapalitan nyo siya. Katulad nung nasa video ko, papalitan nyo siya one by one lang yung pag-wiring para hindi kayo malito. Although meron namang wiring diagram dito, pero sometimes malabo na rin. Pero mas maganda, isa-isahin nyo na lang yung pagkabit para mas sigurado tayo, para walang short. And bago nyo paandarin, siguradong i-check ulit nyo ng tester para kung mayroong shorted or mali dun sa wiring na ginawa natin. And thank you guys. Good luck ulit sa mga ka-DIY dyan.